Ang sabi nila, masaya magkaroon ng kasama sa buhay, yung makakasama mo sa hirap at ginhawa. Ako si Erica Jane Miranda Delgado. Yes, ganyan na ang apelido ko, dahil kasal na ako. Asawa ko si Daylan Drake Delgado. Isa na siyang professor sa pinapasukan kong school. Kaka-graduate niya lang, last 2.5 years ago. Second year college pa lang ako noon. Pero sa school, hindi ganyan ang apelido ko, Erica Jane M. Delgado, ang name ko sa school. Yung iba nga na pagkakamala na kuya ko si Daylan. Pero hindi, asawa ko okay. Asawa ko, last year lang kami kinasal, it was a private wedding. Both of our family and relatives lang ang nakakaalam nun. We need to make it private dahil nga baka magtaka yung iba na bakit ang aga kinasal nito. Ang bata pa eh, tsaka sa school na pinapasukan ko ay doon siya nagtatrabaho. Ang rule namin ay pagka sa school ay normal na estudyante niya lang ako, at professor ko siya. Kapag nasa bahay naman kami ay pwede na namin gawin yung mga ginagawa ng mag-asawa like yung cuddles, sabay gagawa ng household chores at iba pa. Pero di pa insert dyan yung magkakaroon kami ng anak ha. Ang napag-usapan kasi namin, ay kapag nakagraduate na ako, nakahanap na ng school na pagtatrabahuhan at pag okay na ang lahat. Pwede na kaming bumuo ng sariling pamilya. Masyado pa kasi kaming mga busy dahil nga papatapos pa lang ako sa college course ko, at sobrang daming pinapagawa. Habang si Daylan naman ay maraming inaasikasong trabaho hindi lang sa university kundi sa negosyo nila. Hindi naman sa ayaw kong magkaanak ngayon. Pero kasi mas maganda kung makatapos muna ako sa pag-aaral, para mas maalagaan ko ang mga magiging anak namin ni Daylan. Nagising ako dahil sa sikat ng araw, at may dumampi na labi sa aking pisngi. Rise and shine sa asawa kong maganda, nakangiting sabi ng asawa ko. Tinampian ko naman siya ng halik sa pisngi niya. Good morning sa asawa kong malambing, nakangiti ring sabi ko. I cooked our breakfast. Go and do your morning routines, and I'll wait you in the dining area or... Huminto siya sa pagsasalita at kita kong tumaas ang gilid ng labi niya, he's smirking again. Or, tanong ko, or, I can come with you and we both do our morning routines, nakangiting sabi niya. Di ko alam kung nangaasar ba ito o ano. Kaaga-aga eh, pati pagligo sasamahan mo ako. Takang tanong ko. Pwede din kung papayagan mo ako. Pagkatapos niya yun sabihin ay ngumuso siya. Para siyang pato kapag nagpapout siya, di bagay. Huwag kang ang magpout dyan mukha kang pato na sinipitan, natatawang sabi ko. Bigla naman siyang sumimangot. Oh, so gusto mo hindi ako magpout, ikaw lang ang pwede. Tanong niya. Oo, ako lang dapat ang magpapout kasi bagay sa akin, di tulad sa'yo nagmumukha kang pato. Confident na sabi ko. Gusto mo pa bang makapagtapos ng college? Tanong niya, kung hindi. Ano, kung hindi ano, kinakabahang tanong ko. Mabubusog ka ng 9 na buwan, habang sinasabi niya yun ay lumalapit siya sa akin. Gusto ko pang makapagtapos, next time na lang yan, sabi ko sabay takbo sa CR. Grabe kinabahan ako doon ah. Ayoko pa magdala ng bata sa sinapupunan ko. Gusto ko pa makagraduate para matupad ko yung dream ko na maging teacher sa isang elementary school. Naligo na ako at ginawa ko na ang morning routine ko. Sinuot ko na ang uniform ko, at ID. Kinuha ko na rin yung bag ko, at bumaba na. Nakita ko naman yung asawa ko sa dining area nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Parang matanda lang ang peg. Umupo na ako sa tabi niya. Kumuha ako ng bacon, egg, fried rice at nilagay iyon sa plato ko. Kita ko na kumain din siya kasabay ko. Pagkatapos kumain ay uminom naman ako ng gatas. Oo, gatas iniinom ko, ito kasing asawa ko yun ang pinapainom sa akin para raw tumangkad ako. Matangkad naman ako ah, at para raw magkaroon ng sustansya itong katawan ko. Ako na ang naghugas ng pinggan, at siya naman ay tumaas para ayusin ang gamit na gagamitin niya para mamaya. Pagkatapos kong maghugas ay nakita kong hindi nakaayos ang necktie niya. Wait, love, yung necktie mo aayusin ko. Kuminto naman siya at bumaba ng kaunti para maabot ko at maayos ang necktie niya. Bakit ba kasi ang tangkad niya, pinaglihi ba siya sa toring bahay ni na Rapunzel? Pagkatapos ko ayusin ang necktie niya ay kinuha ko naman ang gamit ko. Let's go, baka malate ka pa sa first subject mo, tumango ako at tinignan kung nakasarado na ba lahat, pati bintana bago ko ay lock ang main door. Habang nasa biyahe ay nakatingin lang ako sa bintana. Nag-i-imagine ako kung ano yung mangyayari kapag may pamilya na kami ni Daylan. Ang saya siguro noon. Hindi ko namalaya na andito na pala kami sa parking lot ng university. Love, alam mo na ang gagawin ha.
Yung rules natin, yung mga binilin ko sa'yo huwag mong kakalimutan. Yes po, sir. I mean yes, love. Pinigyan niya ako ng halik sa labi at niyakap. Mamayang uwian hihintayin kita dito sa parking lot. Sabay tayo uuwi, bawal pumuntang ibang lugar or gumala. Understand, sabi niya. Yes love, sabi ko at kinis ko naman siya sa pisngi. Bumaba na ako at naglakad papunta sa room, tinignan ko ang relo kung anong oras na. Hi, salamat may 20 minutes pa ako hindi ako malilate nito. 10 minutes akong naglakad hanggang sa narating ko na ang room na papasukan ko. Hi Cass, long time no see. Kamusta ka, bati ni Monica, one of my cousin. Para kang timang, kahapon nagkita tayo, tas sasabihin mong long time no see, anong nakain mo bakit ka ganyan, tumawa lang siya. Pinakain ka ba? Natatawa kong tanong. Oo, syempre alangan namang di ako kumain. Sabi niya at pabilong umirap. Minsan talaga, ay, hindi lagi-lagi pala parang baliw ito. Should I take her to the mental hospital right now? Chos! Ayun na nga, nagbell na, it means na magsisimula na ang klase. 1 minute had passed hanggang sa pumasok ang professor namin. Okay, class, today we don't have a discussion but we are going to introduce ourselves. Is it okay? Our professor asked. Yes sir, we all answer. Alphabetical order tayo, so let's start with Mr. Alejandro. Our professor said. Lahat sila nagpakilala na. Our professor said that we don't need to go in front, just stand in our seats and introduce ourselves. Okay, next, Ms. Delgado. Hello everyone, I am Erica Jane M. Delgado, 21 years old. And I believe in a saying, to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Thank you. After I said that, all of my classmates are giving me a round of applause. Our professor also do the same and gave me a smile. Ms. Delgado, that was a great motto. Professor said. Nagpakilala na ulit ang iba hanggang sa si cousin na. Cousin coughed before speaking. Hello everyone, I am Monica Delvara, 22 years old. Leaving a saying that, we may encounter many defeats but we must not be defeated. Thank you. We gave her a round of applause. That was great. That was so simple, yet the meaning was so deep and meaningful. Our professor was clapping his hand while saying those words. Ganun din ang ginawa namin hanggang hapon. It was a tiring day but worth it. We know each other and I have a lot of friends now because of Monica. As what my husband said earlier, I do wait him at the parking lot. Minutes had passed, dumating na siya. I would say na siya yung mas pagod sa aming dalawa. I went inside the car and seated at the shotgun seat. And he did the same way, pumasok na din siya sa kotse at umupo sa driver seat. Hi love, how's your day with your students? I kissed him before asking. It was great. All of my students were cooperative, he answered. Oh, nice. I replied. How about yours? Tanong niya. Same as yours, all of my classmates are so nice, and now we know each other na, but wait there's more, tumigil ako. What's more? Tanong niya ulit. Si Monica tsaka yung boyfriend niya, classmate ko pala, sabi ko at nag-iwan ng tawa. Tumango lang siya. Nang makarating na din kami sa bahay, nagluto na ako para makakain kami, pagkatapos noon ay siya naman ang naghugas ng pinggan. Nagkwentuhan ulit kami tungkol sa nangyari today. Nauna na din akong matulog dahil may aasikasuhin pa yung asawa ko. Kinabukasan. Maaga akong nagising kaya naghanda ako ng almusal namin at ginawa ang mga morning routines ko. Ginising ko rin ang asawa ko. Dahil kung hindi, malilate na siya sa klase niya. Alam kong inaantok pa siya kaya gumawa ako ng paraan para magising siya ng buo. Natawa ako sa naging reaksyon niya. Ang cute niya kaya mas mahal ko siya. Love, inaantok ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Umiling lang siya, kaya napahagik-gik ako. Love, please, don't do that again, inaantok na pakiusap niya. Why? It worked naman diba? Hindi ka na inaantok love. Tanong ko at kinagat ang ibabang labi ko para pigilan ang tawa. Yeah it worked, pero kung gagawin mo ulit yun, baka atakihin na ako sa puso. Gusto mo bang mamatay ako ha? Sabi niya. Umiling ako dahil sa realization. Oo nga naman, if I did that baka mawala na ako ng asawa and I don't want that to happen. Wait lang parang elementary ito ah.
Kapag may ginawang kasalanan, magsusulat tapos nakalagay, "Sorry, I promise I will not do it again," back to back. Tumangulang siya kaya alam ko na pinatawad na niya ako. Pinigyan ko siya ng isang ngiti at isang halik sa labi. "But I think it's a wrong idea." Kinila niya ang baywang ko palapit sa kanya at hinalikan ako, palalim ng palalim ang mga halik niya at nanghihina ako. Pinulupot ko ang mga braso ko sa batok niya, at sinabayan ko ang halik niya. Tumayo siya at inalalayan din akong tumayo, hinalikan niya ako hanggang sa makapasok kami sa kwarto. Inihiga niya ako sa kama at sinimula na halikan ang leeg ko. I looked up to give him more access habang ang isa niyang kamay ay nasa kabilang dibdib ko. He stopped for a while nang maubusan na kami ng hininga. Una niyang hinubad ang damit ko and he unhooked my bra and he start kissing my mounts. Now he's making me crazy and making me want some more. Tinulak ko siya para matigil na siya sa paghalik sa akin. Tumayo ako at tinitigan siya na parang nakikipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan ng aming mga mata. Kapag naiintindihan niya ito, tinulungan ko siyang maghubad. "Should I get that thing?" tanong niya. "I know what he's talking about." Tumango na lang ako dahil wala akong lakas para magsalita. So, pumunta siya sa cabinet at dinala ang bagay na iyon at sinuot niya. Pagbalik niya ay hinawakan niya ang baba ko, at hinalikan ako ng mapusok at palalim itong muli. Ibinuka niya ang mga binti ko at pinasok niya ang dalawang daliri niya sa loob ko na pabilis ng pabilis. Nag-iwan ako ng munting halinghing para walang makarinig sa amin. Actually, wala talagang makakarinig sa amin, cause our house and rooms are all soundproofed. Nang hindi pa siya nakontento ay nilagay niya ang pagkalalaki niya sa loob ko, hindi siya kumikibo dahil alam niyang baka masaktan ako. Nang nakapasok na ang pagkalalaki niya sa loob ko, his thrusts going slower to faster. Itinulak niya ako habang ang kanyang mga kamay ay minamasahe ang aking mga dibdib at ang kanyang mga labi ay hinahalikan ako. Pareho kaming humihinto kapag napagod kami. Nilinis niya ako gamit ang tissue sa side table at tinulungan akong magbihis at tinulungan ko rin siyang magbihis. I feel so sleepy dahil pagod na pagod ako sa ginawa namin kanina. Umiga siya sa tabi ko at niyakap ako sa likuran. I wake up and looked at the clock in the side table. It's 6 PM. Hindi ako nakapasok. Bumangon ako, at maglalakad na sana when I felt that my sensitive part hurts. Oh my gosh, what happened? Ganun ba yun pag nagano, sasakit siya ng sobra. Bumalik ako sa kama at niyakap siya. Hinawi niya ang buhok ko gamit ang kanyang mga kamay, hindi ko alam na gising na pala siya. Masakit ba, love? Tanong niya na tinutukoy ang sensitive part ko. Tumango lang ako. Hindi ko namalayan ang pagmamasahe niya. Pina-excuse na kita kaninang umaga, dahil napagod ka sa ginawa natin, he informed. Wala akong ganang magsalita kaya tumango na lang ulit ako, nahihiya na. Let's go to the bathroom, love, maligo na tayo. Sabi niya at inalalayan ako papuntang bathroom. I think it's the second time na naligo kami ng sabay, but this time siya lang yung parang in charge. Siya ang nagpaligo sa akin. Pagkatapos namin maligo, I insisted na ako nalang magluluto ng dinner. When I finished cooking our dinner, kumain na agad kami and now he said that he's gonna wash the dishes. Di na ako tumanggi, kasi ako naman yung nagluto. Umalik ako sa kwarto at napansin ko na ang linis, naglinis ba siya ng kwarto namin kanina, habang natutulog ako. Bigla ako nakaramdam ng kamay na nakapulupot sa baywang ko. Love, tawag ko sa kanya. Let's watch some movie. Ay ako, tumango lang siya at hinalikan ako sa noo bago pumunta sa may TV para buksan yun. Pinigay niya sa akin ang remote. Sabi niya ako na daw pumili. We watch some romantic movies and horror movies. Hindi ko na natapos yung pinapanood ko dahil nakatulog agad ako. Oh, Monica, okay ka lang? Tanong ko sa pinsan ko. Puyat ka yata, dugtong ko pa. Okay lang ako, Kaz, sagot niya. Hindi ako naniniwala, pero tumango siya kaya ayun wag na natin ipilit, okay lang daw siya eh. Nasaan naman yung jowa mo? Tanong ko ulit. Nilimot niya ang kanyang paningin sa buong room at lumingon sa akin. Nasa tabi-tabi lang yun, sabi niya. Nasa tabi-tabi. So, hindi mo nga alam? Tanong ko ulit. Tumango naman siya. Hindi na ako nagsalitang muli, dahil alam ko na agad ang dahilan. Ilang oras kaming naghintay pero wala pa ang professor namin kaya nag-review na lang ako. Mamaya-maya pa ay may pumasok na professor sa room. Hindi ko muna ito pinansin dahil hindi naman siya ang professor namin ngayon. Tuloy-tuloy lang ako sa pagre-review. Ahem, umubo ang professor. Bigla ako nanigas sa kinauupuan ko. My gosh, akala ko ba?
Bigla akong umayos ng upo at tumingin sa harap. Hindi na ako nagkakamali, ba't siya nandito? Okay, class, your professor has retired, sabi niya. So, ako na ngayon ang magiging professor niyo. Dagdag pa niya. Mumuntong hininga naman ang mga kaklase ko. Nakita ko si Monica na nagtakip ng ilong dahil sa ginawa ng mga kaklase ko. Sira ulo talaga tong pinsan ko. I'm gonna introduce myself first. I'm Mr. Dayland Drake Delgado, your professor. He said coldly and seriously. Okay, since I didn't know you all. Introduce yourselves, alphabetically. Seryosong aniya. Sumunod naman ang mga kaklase ko, they were introducing themselves, at tumango lang ang professor namin nang matapos na silang magpakilala. And finally it's my turn, ibinaling niya ang tingin niya sa akin, gulat na gulat ako. Pero kapag ngumiti siya sa akin, gumagaan ang pakiramdam ko. Mumuntong hininga muna ako bago nagsalita. Good day everyone and specially good day, sir. I'm Erica Jane M. Delgado, 21 years of old. Pagpapakilala ko. Ayoko na habaan pa kasi nga sabi ni sir introduce yourselves, wala namang sinabi na dagdagan pa yun ng motto or what. Nang matapos na mag-introduce lahat, nagsalita ulit ang professor namin. Since it's your last year as a college student, you all have 5 days to review because next week you will have a task and it is to be a practice teacher. Pag-announce niya, you all will be given a chance to teach children's, so do your best, that's all. Class dismiss, sabi niya. My gosh, this is it. Magiging practice teacher na ako. I can't wait. Kahit yung mga kaklase ko hindi pa rin makapaniwala. Inaasahan na talaga namin ito, pero iba pala talaga kapag nangyari o mangyayari na. Inayos ko na ang mga gamit ko. Sinabi din ng professor namin na half day lang since kailangan namin mag-prepare para sa task. Nagpaalam muna ako kay Monica na mauuna na, kasi maglilinis muna ako ng bahay since half day nga lang. Tinext ko muna yung asawa ko na mauuna na ako umuwi, kaso sabi niya sabay daw kami. He explained na wala na din naman siyang gagawin so sabay na lang kami. Wala naman akong magagawa kaya pumayag na din ako. Papunta na ako sa parking lot at nakita ko na agad siya, nakasandal sa kotse. Since malayo pa naman ako, pipicturan ko muna siya. He's so handsome, you know. Nang makalapit na ako ay pinagbuksan niya muna ako ng pinto bago siya pumuntang driver's seat. Dahil hindi pa din ako makapaniwala, tinanong ko yung asawa ko. Love, tawag ko sa kanya. Totoo ba yung sinabi mo kanina? Tanong ko. Yung about sa task niyo, tanong niya pabalik. Oo, sagot ko. Yes, that's true, sagot niya. So, totoo na nga. Nakatingin lang ako sa labas at iniisip ang mga gagawin ko next week hanggang sa makarating kami sa bahay. Sinabi ko sa kanya na magsha-shower lang ako tapos maglilinis na kami ng bahay. Kaso, may kaso. Sabi niya sabay raw kami. Sabi ko naman eh ayoko. Ayon nagpapakyot hindi naman ako makatanggi kaya sumang-ayon na lang ako. After we take a shower, naglinis na kami. Nire-arrange na rin namin yung mga gamit kasi medyo masikip. It take almost 4 hours kasi buong bahay yung nilinis namin. Dahil good mood ako ay insisted to cook our dinner. Inayos ko muna yung mga gagamitin ko para mag-review bukas. I need to do my responsibility as a wife kaya bukas na lang ako magre-review. Nanood muna kami ng mga movies until we decided na matulog na. Mahirap ba talagang magturo sa mga mag-aaral? Sabi nila, bawat bata ay naughty. Sinasabi nila na ang ilan sa mga mag-aaral ay bullies ngayon. In my opinion, ginagawa nila yun sa iba dahil karaniwan nilang nararanasan sa kanilang tahanan. Naranasan na nilang masaktan ang sarili nilang mga magulang, guardian o maging ng kanilang mga kamag-anak. Ngayon ay mayroon silang trauma dahil sa mapang-abusong karanasang yun. At sila pala ay mga bully. Pinaparanas nila sa iba ang nararanasan nila sa kanilang tahanan. At naaawa ako sa kanila, mga bata pa sila pero nakararanas sila ng pang-aabuso. I was too busy preparing myself for the task of teaching the children. Nagpatulong na rin ako sa asawa ko kung paano yung tamang pakikitungo sa mga bata, paano sila makakasunod sa mga lessons and etc. Sobrang pasasalamat ko dahil tinutulungan ako ni Daylan, ine-explain niya sa akin lahat ng dapat kong gawin, lahat-lahat. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang swerte ko. I mean sa lahat ng tao na humihiling na maging maswerte, bakit ako? Siguro dahil sa mga pakikitungo ko sa iba, sa ugali ko at pananalig sa Diyos. Love, let's eat na, pag-anyaya ko sa kanya.
Nagluto na ako ng makakain namin dahil alam kong mas busy siya kaysa sa akin ngayon. Dahil malapit na rin matapos ang school year, busy din sila sa pag-compute ng grades and pag-assign ng mga additional tasks. Okay love, saglit lang. Tapusin ko lang to, sabi niya. Tumango na lang ako at bumaba na. Mauuna na lang siguro ako kumain. Habang nakain ako, sinek ko muna sa phone ko yung schedules ko this week. So magiging busy pa rin talaga ako, sabi ko sa sarili. Habang nag-i-scroll ako sa phone ko, nagulat ako nang may nagsalita. Gising na pala Bulate sa tiyan ng professor niyo. Sinong magiging busy, love? Sabi niya habang kinukuskus ang mata. Halatang kakatapos niya lang sa ginagawa niya ah. Kawawa naman, pagod ang bebe ko. Yung butiki magiging busy, piliw kong sagot. Bigla na naman siya nag-pout. Ang cute ng professor niyo oh. Sino nga kasi magiging busy, love? Sabi niya habang padabog maglakad papunta dito sa dining area. Niyakap ko muna siya at hinalikan sa pisngi. Ako kasi iyon. Magiging busy pa rin kasi ako, kakacheck ko pa lang ng schedule ko sa phone eh. Pagpapaliwanag ko. Di ko napansin na nakain na pala siya. Pagkatapos namin kumain, as usual sabay na naman kami maligo. Di ko nga alam dito kung bakit nagiging habit niya na yung pagsabay niya sa akin sa pagligo. Pagkatapos namin maligo syempre magbibihis kami, alangan namang nakahubad kami, charis lang. Inayos ko na ang mga gamit ko. Sobrang excited ko na makapagturo sa mga bata. Alam kong itong asawa ko ay nalilito na dahil hindi ako mapakali. Love, okay ka lang? Tanong niya. Oo love, ayos lang ako. Nakangiti kong sagot. Pero, bakit hindi ka mapakali? Tanong niya ulit. Excited lang ako, kasi diba ito na yun, magiging practice teacher ako. Pag natapos ko na yung mga tasks, makakagraduate na ako tapos, Di ko na talaga mapigil ang hindi tumili. I'm so excited na talaga. Tapos magiging licensed teacher na ako. I can't believe na malapit ko na makamit yung dati ko pang pinapangarap. Tinignan ko naman itong asawa ko. He's smiling at me. Nag-init tuloy ang pisngi ko, kaya yumuko na lang ako. And I can feel butterflies in my stomach. Yeah, malapit mo na makamit yung pangarap mo love. And I'm so proud of you, sabi niya. Umiti ako sa kanya. Buti na lang at nakahinto pa ang kotse dahil naka-red light pa, at niyakap ko siya, at dinampya ng halik sa kanyang labi. Dahil doon namula siya. Ay, Professor New kinikilig. Nang makarating na kami sa school, sabay kaming pumasok sa room. Pero ako yung nauna para hindi masyadong mahalata ng mga kaklase ko. Good morning, everyone, bati niya pero walang kasamang emosyon. Good morning, Professor. Balik na bati namin sa kanya. Since ngayon nasisimulan ang task nyo bilang practice teacher, hahatiin kayo sa 10 at ia-assign sa iba't ibang school, panimula niya. I know na pinaghandaan nyo na ito dahil binigyan na kayo ng isang linggo para makapag-ready. Sabi niya at may kinuha siyang papel sa kanyang desk. Ngayon sasabihin ko ang 10 mga pangalan na sa Lorvina Elementary School naka-assign. Alejandro, Delvara, Ebaros, Dominguez, Garcia, Miraflor, Aradeja, Gomez, Hernandez and Isidro. Nakikinig lang kami sa kanya. Sunod na 10 ay sa El Sores Mindrate Elementary School naman naka-assign. Alonso, Delgado, Esnome, Alvarez, Holabina, Caladino, De Castro, Melfano, Ola SN5. Ay salamat na tawag na ako. Sunod, sa Cebano Elementary School naka-assign ay sina Miranda, Marquesa, Bertano, Velasquez, Belsoris, Lopez, Sulabe, Marquino, Flores and Martinez. Ang mga naka-assign naman sa Bruan Luis Elementary School ay sina Mapelaso, Perdino, Bidano, Mudio, Mundema, Mercado, Monalejo, Rufo, Hidalgo and Valdez. Sa Zambrano Elementary School naman na naka-assign ay sina Fernandez, Pilipizo, Simbra, Tamisu, Mildren, Mirasi, Calarmo, Muerco, Minro and Fevrer. And last na 10 na naka-assign naman sa Bimbrino Soledad Elementary School ay sina Velasco, Legaspi, Jeffimian, Andro, Jest Amino, Pocarios, Landerson, Crisostomo, Davis at Beckett. Mamayang hapon ay may susundo sa inyo para makapunta sa school kung saan kayo naka-assign. That's all and good luck, class dismiss. Pagtatapos niya. Lahat naman kami ay nagpalakpakan. Ito na yun, malapit na natin makamit ang pangarap natin, sabi ni Monica. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Hindi ko namalaya na naiyak na pala kaming lahat. Bigla naman umikse na tong boyfriend ni Monica. Oh babe, naiyak ka, sabi ni Alejandro habang papunta sa gawin namin, at may dalang tissue.
Agad namang niyakap ni cousin si Alejandro. Pinunasan naman ni Alejandro ang luhang tumutulos sa mata ni Monica. Sana all. Excuse me, bigla napunta ang pansin namin sa pinto. Pinapatawag po ni Mr. Delgado si Miss Delgado sa office niya, sabi nung babae. O Erica, tinatawag ka na ni Mr. Professor mo. Pulong ni Alejandro sa akin. Kaz, una na ako ha, paalam ko sa kanya, sabay halik sa pisngi niya. Bye Kaz, paalam niya sa akin kaya nag-wave na lang ako. Pagkapasok ko sa office niya, ay biglang may humila sa akin, at narinig ko na nilock ang pinto. O love, ba't mo ako pinatawag? Tanong ko, nakayakap siya sa likuran ko. Hindi siya nagsalita, pagkus ay hinalikan niya lang ang leeg ko. Hey, love, ano ba? Tanong ko at lumayo ng kaunti sa kanya. Mami miss kita, mahinang aniya. Di ko na mapigil ang tumawa. Bakit naman? Natatawa kong tanong. Kasi diba, sa ibang school kayo. E di hindi kita makikita, nakanguso niyang sabi. Hala siya, magkikita pa naman tayo sa bahay ah, natatawa kong sabi. Lumayo siya at pumunta sa swivel chair niya, tsaka umupo. Ba't pa kasi elementary education pa kinuha mong kurso eh? Pulong niya sa sarili at nakasimangot. Anong sinasabi mo dyan? Tanong ko. Hindi ko kasi narinig eh. Wala, halika dito, dot aya niya, at tinapik pa ang legs niya. Sumunod naman ako at umupo sa kandungan niya. I'm so proud of you my wife. Alam mo ba kung bakit? Tanong niya, niyakap na niya ako. Why? I suddenly get confused. Alam mo nung bata pa tayo, sinuklay niya ang buhok ko gamit ang mga daliri niya. Maraming beses kitang nakita sa labas ng kwarto ni Miss Caril Madeha. Naalala ko bigla yung time na yun. Yung mga bully, sagot ko at tumawa. Oo, yung mga bully, sabi niya. Nagkwentuhan kami hanggang sa may kumatok sa pinto. Agad akong tumayo at binuksan ang pinto. Kailangang lumabas ni Miss Delgado na po, kasi ihahatid na po sila sa school where they are assigned po, sabi nung babae kanina sa kwarto, tumango lang ako. Ah sige, ikaw si Mika diba? Tanong ko. Yes po, sumagot siya. Tumango lang ako ulit at sinabi niyang aalis na siya, so kinuwayan ko na lang siya. Bumalik naman ang tingin ko sa aking asawa na ngayon ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang lungkot na ng mukha niya. Kaya naman lumapit ako sa kanya na nakangiti. Oh love, bakit ka malungkot? Tanong ko. Aalis ka na, nakanguso niyang sabi. Hala, akala ko ba okay na sayo yun? Proud ka pa nga eh. Sabi ko at niyakap siya. Aalis na ako, bye bye love. Sunduin mo na lang ako doon mamaya. Okay, sabi ko. Tumango naman siya. Kinalikan ko siya at niyakap bago ako umalis. Andito na po tayo, sabi nung driver. Salamat po Manong. Sabay naming sabi kay Manong bago bumaba. Kuminga muna ako ng malalim bago pumasok sa loob ng paaralan. Okay Erica, this is it. Pagkapasok ko sa paaralan, ay una naming pinuntahan ang office ng principal para alamin kung saan yung section na tuturuan namin. Pagkasabi ng principal ay lumabas na kami ng office niya para hanapin na yung section. Hello po, pwede po magtanong. Sabi ko sa teacher na nasa hallway. Ano yun? Tanong niya. Alam niyo po ba kung saan yung room ng section Little Moons po? Tanong ko sa kanya. Ah, doon lang sa dulo na yan. Turo niya. Sige po, salamat po. Sabi ko. Naglakad na ako papunta sa itinuro sa akin ng teacher. Pagkapasok ko nakita ko na agad ang mga bata, pero agaw pansin ang dalawang batang pilit na inaagaw ang pagkain ng kaklase nila. Ahem, pagtawag pansin ko sa kanila. Tumigil naman ang dalawang bata at napalingon sila sa akin. Kita sa mata nila ang gulat kaya mabilis silang umupo sa kanilang upuan. Kaya pumasok na agad ako. Hi kids, nakangiting bati ko sa kanilang lahat. Hello po, bati naman nila. Ak, ang cute nyo. Sinabi na ba sa inyo ng teacher nyo na may ibang magtuturo sa inyo? Tanong ko sa kanila, tumango naman sila. Okay, magpapakilala muna ako, sabi ko sa kanilang lahat. Ako nga pala si Erica Jane M. Delgado. Ako ang magiging teacher nyo sa loob ng dalawang buwan. Pagkasabi ko noon ay may batang nagtaas ng kamay. Ano yun? Tanong ko. Di ba po ikaw po yung student teacher po na sinasabi po ni Teacher Ikay, maliit na boses na aniya? Ang co-cute nyo. Yes po, sagot ko sa kanya. Mabait po ba kayo? Tanong naman ang katabi niya. Opo, mabait po ako pero, sabi ko. Pero po, tanong niya gamit ang maliit niyang boses. Ayoko po ng mga batang hindi mabait at nangbubuli, sabi ko sa kanila. Hindi ko pa kayo kilala lahat. Pwede po ba kayong magpakilala isa-isa rito sa harapan? Magalang na tanong ko sa kanila. Opo,
Sabay nilang sabi, ang cute ng voice niyo. Nauna yung batang nagtanong sa akin kanina. Hi po, teacher. Ako po si Angela Micaela Ruiz, 7 na taong gulang po. Masiglang pagpapakilala niya. Hi po, teacher. Ako naman po si Rhea Marie Miderfo, 7 taong gulang po. Nakangiting pagpapakilala niya. Nagpakilala na rin ang iba, sobrang bait nila maliban lang sa batang nang away kanina. Di ko mapigilang hindi ngumiti habang isa-isa silang nagpapakilala. Wala nang nagpakilala pero yung kanina na inaway ay hindi tumayo o magpakilala man lang. Hi. Bati ko sa kanya. Hello po, teacher. Mahinang bati niya. Mukhang natatakot. Pwede ka bang magpakilala sa akin? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya. Hello po, teacher. Ako po si Step Harry Clon Binaro, 7 taong gulang po, nahihiya niyang pagpapakilala. Tumawa naman ang iba. Hi Step Harry. Bati ko sabay kaway. Bakit kayo natawa? Tanong ko dahil kanina nung tapos na magpakilala si Step Harry ay tumawa sila. Kasi po parang tunog clown ang second name niya. Sabi nung isa kaya nagsitawanan silang lahat. Kita ko naman na medyo naiiyak na si Step Harry. Hindi nyo pwedeng pagtawanan ang pangalan niya, dapat galangin at respetuhin nyo ang isa't isa. Maayos ba iyon sa inyo kapag pinagtawanan ang pangalan nyo? Tanong ko sa kanila. Umiling naman sila. Hindi po. Sagot nilang lahat. Huwag nyo nang uulitin yun ha. Sabi ko sa kanila. Opo. Sagot nilang lahat. May pinapagawa ba sa inyo ang teacher nyo? Tanong ko dahil kanina bago ako pumasok dito sa room na ito ay nakita kong may nakasulat sa board at mukhang sasagutan nila iyon. Opo. Sabay nilang sagot. Sige tapusin nyo na. Sabi ko na agad naman nilang ginawa. Step Harry, natapos ka na bang magsagot? Tanong ko sa bata. Opo. Sagot niya. Pwede ka bang pumunta dito at kakausapin lang kita saglit? Tanong ko. Tumango naman siya bago pumunta dito sa gawi ko. Hala, uwian na pala. Sige Steppery, ayusin mo na yung gamit mo para makauwi ka na, nandyan na yata ang sundo mo. Sabi ko sa kanya. Hindi ko kasi namalayan ang oras. Boblox mo naman, Erica. Bye po, teacher. Paalam niya sabay kaway ng kamay. Bye. After me and Steppery talked. Nakaramdam ako ng awa, nalulungkot ako dahil sa nangyayari sa kanya. Pero masaya rin at the same time. Napakatatag niya pala. Sinabi niya sa akin na kaka-recover niya lang daw sa sakit niyang leukemia. That kid now really looks so healthy, parang hindi mo may isip na nagkasakit pala siya. Tinanong ko kung kumusta na siya at kung anong estado nila sa buhay. Maayos naman na daw siya. Akala ko hindi niya maiintindihan yun dahil bata pa siya, pero napakatalino niya. May kaya lang daw sila pero ngayon medyo bumaba ang estado nila sa buhay dahil nga sa pagpapagamot sa kanya. Tinanong ko kung lagi-lagi ba siyang binubuli sa classroom, sabi niya oo raw at hindi lang daw sa paaralan kundi pati sa labas din ng school. Hello po, tawag ng tao sa may pinto. Lumingon ako para tignan kung sino yun. Nandito na po yung sundo nyo. Magalang na sabi niya. Bigla namang may sumulpot galing sa likod niya. Si Drake, my loves. Sige, salamat, sabi ko sa kanya. Nang nakaalis na yung guard ay bigla akong tumakbo para may akap si Drake. Hi love, bati ko. Hello my wife, bati niya sabay halik sa lips ko. Kumawala na ako sa pagkakayakap niya para kunin ang gamit ko. Let's go na love, ay ako sa kanya nang makuha ko na ang gamit ko. Kumusta yung pagbisita niyo roon? Tanong niya. Maayos naman. May mga bata lang akong pinagsabihan dahil nakita kong pinagtawanan at binubuli yung classmate nila. Sagot ko habang ninunguya ang pagkain ko. May mga pinag-usapan pa kami, at sinabi ko rin ang tungkol kay Steppery. Pati siya ay ganoon din ang naramdaman nung ikiniwento ko na. Are you tired love? Tanong ko dahil parang ako na lang ata ang inaasikaso niya hindi ang sarili niya. Yes, and I want cuddles wife. Paawa niyang sagot. Kaya nag-cuddle kami dahil alam ko na ang ugali nito kapag hindi ko nalalambing. Magtatampo, tamporurut is real. Love, tawag ko rito. What if buntis ako? Tanong ko rito. Bigla naman siyang nagulat at natahimik. Bubuntis ka. Nauutal at di makapaniwalang tanong niya. What if nga lang eh, nakasimangot kong sabi. Hindi niya ba narinig na sinabi ko yung salitang what if? Umayos naman siya agad. Eh di maganda iyon. Magkakaroon na tayo ng little Drake o little Erica, nakangiti niyang saad. Pero paano yung studies ko? Tanong ko rito. Malapit ka na rin naman gumraduate tsaka di pa halatayan kapag aakyat ka ng stage, paliwanag niya. I know that too. Kaya inaalam ko kung anong magiging reaksyon niya kung sakali mang buntis ako.
Pero ikaw, gusto mo na ba maging masaya ang bahay at may makulit na batang nagtatatakbo dito? Tanong ko. Siyempre naman, basta galing sa asawa kong mabait, sagot niya. Mabait lang, di ko mapigilang mapasigaw, iniinis niya ako. Papa Tulfo ko na ba, di ba mabait ka naman? Inusenteng tanong niya. Sumimangot ako kaya ngumisi siya na parang timang. Siyempre ano din, pinapatagal pa talaga. Ano, naiinis na ako, mas lumapit siya sa akin at niyakap ako. Ready na ba ang maganda, mabait at maunawain kong asawa na magkaroon ng anak? Huskily niyang tanong. Gosh, lagi niya akong binibigyan ng goosebumps, sa tuwing ginagamit niya ang kanyang husky voice. Sa tingin mo, tanong ko. Hindi pa, malungkot na sagot niya. Bakit naman, tanong ko ulit. Kasi diba, sabi mo gusto mong makapagtapos muna bago tayo magkaanak. Sagot niya. It's been 1 month, pero tumatakbo pa rin sa isip ko yung sinabi ni Drake na may anak na kami. So, para ma-distract ako, mas pinagtutuunan ko ng pansin ang pagtuturo sa cute na maliliit na mag-aaral na ito. Sobrang laki ng improvement nila. They're more energetic, friendly, smarter than the last time I went here. No one's bullying each other and that's what I'm happy about. I get more interested teaching these kids kasi sa una mafe-feel mo na baka hindi sila sumunod, baka hindi sila makinig, kaya ko ba, quit na lang ako. But, when you get closer to them, doon mo makikita na they're doing their best to study, they're making you feel you're not alone. Even though sometimes they're naughty, they're kind too. About kay Steppery, I told the head of school about that. She said that they will give Steppery a scholarship. Me and Drake also helped their family. We gave them money so they can rebuild their business. Nabalik lang ako sa realidad nang tawagin ako ng estudyante ko. Teacher, tawag ni Jake. Yes po, tanong ko. Pag na-perfect po ba namin yung mga sasagutan? Hindi lang po star yung makukuha namin. Tanong niya. Yes naman po, hindi lang star ang makukuha nyo. Tataas ang grades nyo at magiging honor students po kayo. Pag nangyari yun, matutuwa po ang mga parents nyo. Paliwanag ko sa kanya. Okay po, mas gagalingan ko na po. Masiglang sabi niya. Ako din po, ako din po, ako din po, ako din po, ako din po. Sabay-sabay at determinadong sabi nila. Malapit nang mag-uwian, tapos na ba kayong lahat? Tanong ko. Opo, sagot naman nilang lahat. Ilagay nyo na rito ang mga notebook nyo. Bukas nyo ulit ito makukuha. Yung assignment nyo po ha. Huwag nyo pong kakalimutang sagutan, bukas po natin checkan yan. Bilin ko sa kanila. Nilagay naman nila yun sa desk ko. O nagbell na. Goodbye kids, see you tomorrow. Sabi ko sa kanila at ikinawi ko ang aking kamay. Nagulat ako dahil isa-isa silang lumapit sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti sa tuwa. Bye-bye po, teacher. Paalam nilang lahat sa akin. Hello po, teacher. Bati nung nasa pintuan. Bakit parang familiar? Hello, bati ko rin, hindi pa rin nalingon. Nung lumapit siya ay naamoy ko ang pamilyar na pabangong yun. Why does he smell familiar to me? Eh, seryoso si teacher ah, sabi niya. Doon ko lang siya nilingon. Ay, siya yung batang inalagaan ko dati. Yung nakaihi sa higaan nung 5 years old pa lang siya, tapos naiyak pag iniwang na dumimag isa sa CR. Si Draco, ba't nandito ang batang iyakin? Tanong ko sabay pisil sa pisngi niya. Ang laki niya na talaga. Mana sa kuya. Ouch, ate, daing niya. Sinong iyakin? FYI ate, hindi na ako iyakin. Mayabang na sabi niya. Nag-text si kuya, hindi daw siya makakauwi agad, kaya ako yung pinasundo sa'yo. Sabi niya. Ay, ang sweet naman ng bebe Draco na yan. Nasunod sa kuya, sabi ko. May last pang sinabi, sabi niya. Ano daw, tanong ko. Pag hindi daw kita sinundo, ipapatira niya daw ako kina lola, sabi niya. Natawa naman ako, yung lola nila may pagka-stricta eh. Hindi uso sa kanya ang mga pahayahay ang buhay, dapat nakilos sa bahay. Kaya pala sinundo mo ako, natatawang sabi ko. Wala bang sama ng loob na kasama yung pagsundo mo sa akin? Tanong ko. Slight, sabi niya sabay pakita ng slight gesture sa kamay niya. Ah, tumangutango ako. May sama ng loob pala. Sige uwi ka na lang kila lola. Sabi ko, sumimangot naman siya. Joke lang, let's go na nga. Medyo naiinis na sabi niya. Para siyang dagang galit. Inayos ko na ang gamit ko. Pagkatapos noon ay kinuha niya. Ang bait ah, puri ko sa kanya. Hindi ka dapat nagbubuhat ng medyo mabigat, baka di ka na tumangkad. Sabi niya. Anong,
Sige, papaayos ko na yung mga gamit mo. Ako na maghahatid sa'yo kina Lola. Banta ko sa kanya. Joke lang naman ate eh. Nagpoproteste niyang sabi. Walang joke-joke dito. Masungit na sabi ko. Tumahimik naman siya na nagmaneho. Ayaw na ayaw niya kasi talagang nakina Lola siya. It feels like hell daw kasi. Hindi ka daw makakaupo agad kapag hindi mo pa natapos ang paglilinis ng buong bahay kahit may maids naman. Pagka-uwi namin sa bahay ay nilagay ko na sa taas ang mga gamit ko at nagbihis na bago bumaba. Ba't may mga gamit kang dala? Tanong ko. May dalawang maleta kasi siyang dala. Dito na ako titira ate. Pinalayas na ako sa amin. Madramang sabi niya. Tumawa naman ako. Anong nakakatawa? Tanong niya. Hindi na yata nila kaya yung pagiging makulit mo kaya ka pinalayas. Buti nga sa'yo. Sabi ko. Ate, joke lang. Sabi niya. Ayan arte pa. Sabi ko. Pumunta naman ako sa kusina para magluto na ng hapunan namin. Paborito nung dalawa ang sinigang na baboy kaya ayon ang niluto ko. Nang malapit na maluto ay narinig kong may pumasok. Hindi ko nalang pinansin. Pero ilang minuto ang lumipas, naramdaman ko na may yumakap sa likod ko. Good evening, love. Bati niya. Good evening, bati ko rin. Magbihis ka na dun at kakain na tayo. Sabi ko, tumango naman siya at hinalikan ako sa pisngi. Ahem, pasintabi humaawan naman kayo, may single dito, oh. Sabi ni Drico habang hawak ang dibdib niya. Tinarayan ko naman siya bago pinatay yung kalan. Naghain na ako ng mga plato, kanin at ulam. Siyempre kasama na yung mga kutsara at tinidor pati sandok. Pagbaba ni Drake ay kumain na kami. These days, mas naging busy kami. Laging gabi na umuwi si Drake. Ako din. Wala naman, I mean wala kaming time na magkasama. Palagi kaming inuokupahan ng sarili naming negosyo. Pero okay lang yun para sa future at pangarap namin, go lang. Miss Erica, tawag ni Ma'am Rizana. Yes po ma'am, tanong ko. I just want to ask, kaano-ano mo si Professor Drake? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Semento kainin mo na lang ako please lang. Ah, kamag-anak ko po. Sagot ko at pilit na nakangiti. Ngumiti din siya. Ah okay, is he single? Tanong niya ulit. Kapag sinabi kong hindi, tatanungin niya kung sino ang girlfriend o asawa niya. Kung sinabi ko sa kanya na siya, sinusubukan ba niyang landiin ang asawa ko? No ma'am, he isn't, sagot ko. Napao naman ang bibig niya. Oh, okay, what's the name of his girlfriend? She asked again, malapit na akong mainis. Tigilan niyo ako kundi kakalimutan kong guru ito sa paaralang ito, at baka hindi natutubuan ito ng buhok. I'm sorry ma'am, hindi po kasi pwede sabihin dahil ayaw po nilang may makakilala sa kanya. Pag-inform ko. Okay, I'm sorry too. Aalis na rin ako, bye. Sabi niya, umiti na lang ako. Mahirap makipagplastikan sa babae na yun. Lumipas ang mga oras. Isa-isang pumasok ang mga estudyante ko. It's sad to say. Today is my last day as a student teacher. Sobrang mamimiss ko sila. Nang kumpleto na sila ay ginawa na namin ang flag ceremony sa room. Pagkatapos ay nag-lesson at may pinasagutan na ako sa kanila. Nang matapos na sila at malapit na mag-uwian, nagsalita na ako. Gusto ko makapagpaalam ng maayos sa kanila. Hi class! Tawag ko sa kanila. Hello po, teacher. Sabay-sabay nilang bati. Diba student teacher niyo lang ako? Tumango naman sila. Ilang buwan lang ang pagiging student teacher ko. Pagkatapos noon ay babalik na ako sa university namin para mag-comply at para makagraduate na ako. Kaso? Kaso po, tanong ni Rhea. Kaso, ngayon ang huling araw ko bilang student teacher nyo. Malungkot na sabi ko. Ibig pong sabihin bukas po hindi na po ikaw yung teacher namin. Tanong ni Angela. Tumango naman ako. Bigla naman silang nalungkot. Mami miss ko kayong lahat. Sabi ko. Gosh, ayokong maluha ngayon. Ayaw po namin na umalis kayo. Sabi ni Kyle, naiiyak na. Pero dadalawin ko kayo dito. Sabi ko para hindi sila umiyak, para pag-aanin ang kanilang loob. Parang nabuhayan naman sila. Sige po, mami miss ka din po namin, teacher. Sabay na sabi nila. The bell rang so it means uwi na sila. Okay kids, kunin nyo na yung notebook nyo dito. Natapos ko na checkan yan. And, lahat kayo ay nakakuha ng mataas na score. Sabi ko at nagyehey naman sila. Ayusin nyo na ang mga gamit nyo dahil hinihintay na kayo ng parents nyo sa labas. Sabi ko, pagkatapos nilang magayos ay nagpaalam na ako. Bye kids, hanggang sa muli, paalam ko. Mas nakakagulat ngayon dahil isa-isa silang pumunta dito ay niyakap ako.
Bye po, teacher. Mamimiss ka po namin, sabi ni Steppery. Umiti naman ako. Bye. Paalam ko. Nang nakalabas na sila ay inayos ko na ang mga gamit ko para makapunta na sa office ng head of the school. Kukunin ko na ang records ko at magpapaalam na din. Buti na lang at dinala ko yung kotse ko. Yes, may kotse ho ako pero di ko gaano ginagamit dahil nga sinasabay na lang ako ni Drake. Pagkatapos ko pumunta sa office at nakuha na ang records ko, ay umalis na ako. Kuminto ako sa coffee shop para syempre bumili ng kape. I ordered my favorite creamy latte. After that ay umuwi na ako. I'm so excited not until I open our door. I saw Drake and Ma'am Rizana. Kisang, hindi pwedeng maapektuhan ako dahil baka mabuking kami. Kaya parang walang pake na dumaan ako sa kanila at umakyat sa taas. Kinuha ko ang mga gamit at damit ko para ilipat sa kabilang kwarto. Para na rin pag nagano sila doon sila sa kwarto hindi sa sala ko. Buti na lang at may dala at may pagkain na nakastock dito sa kwarto. May mini kitchen din, kaya hindi ko na kailangan bumaba, dito na lang ako kakain. Pagkatapos ay iniligpit ko na yun at hinugasan. Sinigurado kong nasa akin ang susi nitong kwarto at sinigurado ko ring nakalock ang pinto. Ayokong makita ang pagmumukha nila. Baka di ako makatiis at magkaroon ng World War 3 dito. I need to have a peaceful night para matapos ko na ang pag-comply ko at maipasa ko na ito. Naghanap ako ng speaker dito. Luckily nakahanap ako. All our rooms were soundproof so pwede kong ilagay sa maximum volume tong speaker at volume ng phone ko. I played OPM songs para maganda at ginawa ko na ang ICO comply ko. Hours has passed, I finished complying. Inaantok na rin ako, kaya inayos ko na ang kama ko, para matulog. May nag-chat sa GC na next week pa daw ang balik namin sa university, para i-submit yung kinumply namin. Kaya, I have time para mag-relax. Nagising ako dahil may buisit na nakatok sa pinto ng kwarto ko. Ayoko naman mawalan sa mood at baka ma-stress ako. Sayang yung paggamit ko ng skincare kung magiging haggard ako. Bumangon na ako at niligpit ang higaan ko. Pagkatapos noon ay pumasok ako sa CR para maligo at mag-toothbrush. Nag-skincare na rin ako dahil nakalimutan ko kagabi. Pagkatapos ay bumaba na ako para kumain. Kanina niya pa pala ako sinusundan simula nang makalabas ako sa kwarto ko. May asawa pala ako. Good morning, love. Bati niya. Pero di ko pinansin. Dumiretso ako sa dining area buti na lang at may nakahain na, di ko na kailangan magluto pa. Kakain na lang ako. Sumabay din sa amin si Drico. Kwento lang sila ng kwento habang ako ay tahimik na kumakain. Pagkatapos ay hinugasan ko ang pinagkainan ko bago umakyat sa taas, pabalik sa kwarto kong maganda. Nilock ko ang pinto para hindi ako maistorbo. Tinanggalan ko ng SIM card ang phone ko para walang makatawag. Dinisconnect ko rin ang wifi sa phone ko, total music lang ang gagamitin ko kung manunood ako, may CD dito ng mga bagong movies. Shala, di ito illegal na CD na nabibili sa labas. Ilang araw ko rin hindi pinapansin si Drake. Bahala siya sa buhay niya, di man lang siya nag-sorry or nagpaliwanag man lang tungkol sa nangyari nung isang gabi. Today is the day that we need to pass our records, and yung mga kinumply namin. Hindi na ako sumabay kay Drake dahil gagamitin ko ang kotse ko. Pagpunta ko sa university, ay pinark ko na agad ang kotse ko, bago pumunta sa room, nakita ko naman ang two lovebirds na minsan ay parang mga timang. Hi Cass, bati ni Monica. Oy, nandito ka na pala, Erica. Long time no see ah, sabi ni Miko. Minitian ko na lang siya. Nagkwentuhan lang kami hanggang sa nagbell na. As usual pumasok na si Drake the cheater. Seryoso siya, syempre siya yung serious and cold handsome professor. Good morning, bati niya. Still serious ang face. Good morning, sir. Bati din nila. Congrats, dahil natapos niyo ang task niyo bilang student teacher. Puni niya. Thank you, sir. Pasalamat nila. Yung iba kinikilig pa. Now, I submit niyo na ang mga kinumply niyo and yung records niyo galing sa head ng school. Sabi niya. Isa-isa kaming pumunta at nilagay sa desk niya yung mga folder namin. Sa Thursday niyo malalaman kung nakapasa kayo at kung gagraduate ba kayo. Sabi niya. Okay po, sir. Sabi nila. Okay, class dismissed. Sabi niya at umalis na. Erica, tawag ng magaling kong pinsan. Oh, tanong ko. Anyare, tanong niya. Saan? Tanong ko rin. Sa inyo ni sir. Sabi niya. Ewan, yun na lang ang nasabi ko dahil masakit pa rin sa akin na maalala yung gabing may kahalikan si Drake na ibang babae.
I guess matagal na silang magkakilala dahil inuwi niya yung babae. Erica, don't mind them. Isipin mo na lang malapit ka nang gumraduate, ipagdasal mo na lang na sana makapasa ka na. Last semester na ito. Half day lang kami kaya umalis na ako sa university para pumuntang simbahan. I need to thank God dahil nakayanin kong magturo sa mga bata at sa mga blessings na natatanggap namin. Pag-uwi ko sa bahay na abutan kung kaalis lang ni Draco. Pagpasok ko sa bahay ay nakaabang na si Drake sa sala. Wala pa din akong ganang harapin o kausapin man lang siya. Bahala siya sa buhay niya, dun siya sa risana niya. Aakyat na sana ako kaso hinawakan niya ang palapulsuhan ko. Tinignan ko naman yun at sinamaan siya ng tingin. Pitawan mo ako, walang emosyon na sabi ko. Love, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Wala tayong dapat pag-usapan, madiing sabi ko. Please, we really need to talk. Madami akong dapat ipaliwanag sa iyo. Nagmamakaawang sabi niya. No, I said wala tayong dapat pag-usapan. Sigaw ko, nagagalit na. Please, ngayon lang, sana hayaan mo akong magpaliwanag. Naiiyak na ani niya. I don't want seeing him crying just because of this shit. Fine. Pasalamat ka dahil nakakapagtimpi pa ako, Drake. The night when you saw me and Rizana kissing was just a mistake. I was drunk that time and I thought Rizana was you. When I call your name, she claims that she's you, then hinalikan niya ako. But when you came home, doon ko lang nalaman na hindi ikaw yung kahalikan ko, paliwanag niya. Pinagalitan at sinigawan ko si Rizana dahil sa ginawa niyang yun. When I went to our room, hindi kita nakita roon at wala na ang mga gamit mo. Sabi ni Draco nasa kabilang kwarto ka daw. Kaya pumunta ako doon simula gabi hanggang umaga, katok ako ng katok, nagbabaka sakaling bubuksan mo ang pinto. I'm sorry, I didn't know what's on her mind. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm sorry, love. Mahabang paliwanag niya. Mas magaling ba siyang humulik kaysa sa akin? Tanong ko. Umiling naman siya. Mas maganda ba siya kaysa sa akin? Tanong ko ulit. Umiling ulit siya. No, and I don't like her. She's a flirt. Nandidiring ani niya. Pag-iisipan ko kung patatawarin na kita. Sabi ko bago tumayo para umakyat sa taas. Okay love, pero bumalik ka na sa room natin, ha? Hindi ako makakatulog ng maayos kung hindi kita katabi. Parang bata na sabi niya. Erica, don't smile please lang, galit ka ngayon diba? Sige, walang ganang sagot ko. Pagpunta ko sa kwarto ay inayos ko na ulit yung mga gamit ko para ilipat sa kwarto namin ni Drake. Bakit kasi ang rupok mo, Erica? Pero okay lang, sabi niya, lasing siya. Hindi niya alam na nakikipag-flirt si Rizana at hindi niya gusto ang babaeng iyon dahil flirt siya. Pagkatapos ko ilipat ang mga gamit ko, ay bumaba na ako para magluto. Pero hindi na pala kailangan. Dahil ang taga-silbing si Bebe Drico ay sinapian ng sipag, siya na ang nagluto. All I need to do is sit down and eat. Ang sarap ng luto ni Drico. Pwedeng-pwedeng pakinabangan. Akala ko ako na ang maghuhugas, pero hindi pala, siya pa din. Grabe, ano nakain itong si Bebe Drico? Ba't wala si Drake? Hi, bahala na. Gusto ko na lang matulog. Usog na yung mga bulate sa tiyan ko. Pagpasok ko sa kwarto ay humiga na ako. Napagod ako ngayong araw, I need some energy. Matutulog na sana ako kaso may kumatok. Ate, tawag ni Drico sa labas. Pasok. Sigaw ko. Pinuksan naman niya yung pinto. Pinapapunta ka ni Kuya sa garden, pag hindi ka daw pumunta, kakalimutan niya na daw nakapatid niya ako. Naiiyak na sabi niya. Sige na, bababa na ako pero okay lang sa akin na hindi. Pero kapag kasi hindi ako bababa, sino na magluluto ng pagkain? Tanong ko sa sarili. Promise, ate, pag bumaba ka, ako na lang magluluto ng pagkain natin araw-araw. Determinadong ani niya. Okay, bababa na ako. Basta nangako ka ha, sabi ko. Oo ate, salamat, sagot niya. Bumaba na ako para pumuntang garden. I was surprised. There were curtain lights and petals also. Nang makapunta na ako ay nakita ko siya, bihis na bihis na nakaupo. May wine tsaka pagkain din. Nang makita niya ako ay lumapit siya. Ano na naman ito? Tanong ko. I'm sorry. And happy anniversary, love. Bati niya. Oh my God, I almost forgot. Today is our wedding anniversary. Happy anniversary too. Bati ko din. Pinalalayan niya akong umupo bago siya umupo sa upuan niya. Pinag-usapan namin kung ano ang ginawa namin noong nakaraang buwan at nitong mga nakaraang araw. Drake, I'm sorry too. Nagtatampo lang ako that time.
Hindi ka kasi nagpaliwanag sa akin kinabukasan. Pero, pinatawad ka na. Sabi ko. Umiti siya bago tumayo at niyakap ako. Thank you love. Pagpapasalamat niya. You're welcome. But don't do that again ha. Magkakaroon na talaga ng World War 3 dito. Sabi ko. Umisi siya bago sumagot. Yes, ma'am. Sagot niya. Pwede na nating gawing katulong si Drico dito. I mean, tagaluto pala. Ang galing niya magluto, ang sarap ng pagkain kanina. Kwento ko. TVL ang strand na kinuha niya ngayong senior high. He likes cooking too. Kaya kapag may cooking contest sa school nila, ay sumasali siya. Nananalo naman siya. First place pa nga eh. Kwento niya rin. After that celebration, ay umakyat na kami sa taas para matulog na. Dahil medyo stress ako kanina, I feel a little bit tipsy. But this time, I'm ready to build a family with Drake. I don't care if malaman ng iba ang tungkol sa aming dalawa. Basta mahal namin ang isa't isa. Pagpasok sa kwarto ay nilock ni Drake ang pinto bago ako yakapin. Thank you for forgiving me love. I promise hindi ko na uulitin yun. Hindi na ako kakausap ng mga flirt. Bahagya naman akong natawa. Para siyang bakla kung mandiri kay Rizana. Kinarap ko siya at pinisil ang pisngi niya. It's okay. Basta wag mo na uulitin. I love you. After I said those words, he passionately kissed me. Nilagay ko ang mga kamay ko sa batok niya bilang suporta dahil para akong mawawalan ng lakas. Tonight we make love again, and we're ready to build a family together. Nagising ako dahil sa malambing na lalaking hinhalik-halikan ang pisngi ko. Good morning love, bati niya. Good morning to love, bati ko din. Pinigyan ko siya ng isang halik sa labi. Gaya nga ng dati, dinalhan niya na lang ako ng pagkain, para dito na lang ako sa kwarto mag-almusal. Ngayon gusto ko lang magpahinga. I think lahat ng energy ko napuntang ibang planeta. Wisit na Drake ito. Akala ko isang ano lang, pero ba't naka-apat? Pagkatapos kong kainin ang pagkain ko, natulog na lang ulit ako. Ayoko munang may mangistorbo sa beauty rest ko. I woke up 4 in the afternoon. Ang ganda ng gising ko parang lahat ng energy ng mga tao napunta sa akin. Try nyo matulog ulit sa umaga tapos hapon na magigising, mararamdaman nyo yung saya ko. Ate, tawag ni Drico sa labas. Pasok, bukas yung pinto. Pasigaw kong sabi. Ate, nagluto ako ng merienda gusto mo. Alok niya. Nasaan? Tanong ko. Nasa bubong ata, pilosopong ani niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Biro lang. Siyempre nasa baba. Sabi niya. O sige, bababa ako. Maliligo lang ako. Tumango naman siya. Bumangon na ako at pumuntang CR para maligo. Pagkatapos ko maligo syempre nagbihis ako at bumaba na. Nasaan ang kuya mo? Tanong ko kay Drico habang kumukuha ng plato. May inasikaso lang saglit sa school, ate, maya-maya uuwi na yun. Sagot niya. Ah, okay. Ano ba yung niluto mo? Tanong ko. Maruya, french fries, tas di ko alam tawag dyan sa isa ate eh. Nagtimpla na rin ako ng juice. Sabi niya. Tinikman ko muna yung hindi niya alam yung tawag. Ang sarap, Drico. Masayang sabi ko. Pwede na ba akong maging chef, ate? Tanong niya. Siyempre naman, sasabihin ko sa kuya mo magtayo siya ng restaurant tapos ikaw yung kukunin kong chef. Sabi ko sa kanya. Sige ate, sabi mo yan ha. Tumango naman ako. Nang malapit na dumilim ay saktong kakauwi pa lang ni Drake. Hello love. Bati ko sabay halik sa pisngi niya. Hi love. Sagot niya. Kumusta, hindi ka ba napagod? Tanong ko. As long as may nauuwian ako at ikaw yun hindi ako mapapagod. Sabi niya, napangiti naman ako. The dinner was served by our future chef, Drico. Bagay na bagay sa kanya ang pagluluto. Habang kumakain ay nagkukwentuhan kami sa kung ano-anong bagay. Drake, tawag ko sa kanya. Lumingon naman siya sa akin. Yes, love, pwede ba tayo magpatayo ng restaurant? Tanong ko. Napatingin naman ako kay Drico na nabilawkan ata. Yan ba ang gusto mo? Tanong niya. Tumango naman ako. Okay, magpapatayo tayo ng restaurant. Pagsang-ayon niya. Tapos yung kunin nating chef si Drico ha. Sabi ko sa kanya. Napatigil ulit si Drico sa pagkain at tumingin sa akin, nginitian ko naman siya. Tumango na lang din si Drake at pinagpatuloy ang pagkain niya. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, naghugas muna ng mga pinggan si Drake bago kami umakyat sa taas. Nagkwentuhan muna kami, and we do some cuddles before we decided to go to sleep. It's already Thursday. Nasa university na ako. Nang magbell, ay excited na kami para malaman ang resulta. Pumasok naman si Drake.
Good morning, class. Bati niya. Good morning, sir. Bati rin namin. First, thank you for complying and passing your records. As a result, lahat kayo ay nakapasa at gagraduate next month. Hindi pa namin alam ang exact date and time. But, we are doing everything to make sure that your graduation will be held next month. Again, congratulations, sabi ni Drake bago umalis ulit ng room. Nagsigawan naman ang iba sa tuwa. Si Monica ay naiyak na, kaya si Miko ay todo ang patahan sa kanya. Inaya ko sila Monica at Miko na pumunta sa bahay, magse-celebrate kami. Tinext ko si Drake na magse-celebrate kami sa bahay, pumayag naman siya. Sabay na lang kayo sa akin pumuntang bahay, Kaz, sabi ko kina Monica. Hindi naman sila tumanggi, libreng sakay na to eh. Habang nasa biyahe, nagsa-soundtrip lang kaming tatlo. That's our bonding kahit dati kapag sabay kami umuwi or aalis, nagsa-soundtrip lang kami tapos kapag bababa na paos na kaming tatlo. When we arrived at home, tinawagan ko si Drico. Drico, tawag ko. Ano yun, ate? Tanong niya. May salamin pa siyang suot, siguro nagre-review ito. Tapos ka na sa ginagawa mo, tanong ko. Tumango naman siya. Perfect. Tili ko. Bakit ate? Tanong niya. Naguguluhan. Nakapasa kasi kami. So, I decided na dito na lang sa bahay mag-celebrate tutal. Tutulungan mo naman ako, diba? Sabi ko. Congrats ate. Congrats sa inyo. Masayang ani niya, sabay yakap sa akin. Tutulungan mo ba kami magluto? Tanong ko. Siyempre naman, proud niyang saad. Kas, kami na lang bibili sa market ng mga kailangan dito, voluntaryong sabi ni Monica. Hi, salamat. I thought ako pa bibili eh. Ah, sige. Thank you, Kas. Pagpapasalamat ko. Naglista na ako ng mga bibilhin nila bago binigay sa kanila yun at makaalis na. Naglinis na lang kami ni Drico ng bahay habang hinihintay sila Monica at Miko. Oh, heto na, ang dami pala, buti na lang may pakinabang tong katawan ni Miko, natatawang sabi ni Monica. Sumimangot naman si Miko, ba't kulang to, nasaan yung paminta at saka manok? Tanong ko habang nilalabas lahat ng pinamili nila. Hoy, Miko, akala ko ba yun lang yun? Inis na tanong ni Monica. Kumpleto naman eh, sagot niya, tinample naman siya ni Monica. Baliw, meron pang nakalista sa likod. Ayun tuloy, umalis sila ulit, para bilhin yung ibang kulang. Nang makauwi na sila, nagtulong-tulong kaming magluto para mabilis matapos. Nag-decorate na rin kami ng bahay. Inimbita ko sila Mom and Dad, sila Tita Karina at Tito George, Mom and Dad ni Monica, si Mommy Leonora, Daddy Rafael at Lolo Rodolfo, parents and Lolo ni na Drake. Pati parents ni Miko. I don't want to have many visitors kaya kaunti lang ang inimbitahan ko. After that preparation ay saktong pag-uwi ni Drake. Unang nakapunta ang parents ko, sila Mommy Jonalyn at Daddy Ronald. Sunod, sila Lolo Rodolfo, Mommy Leonora at Daddy Rafael. Pagkatapos, ay parents ni Miko. Pinaka-last at laging late, sila Tito George at Tita Karina. Pwede ko nabigyan ng Best in Late Award to. Are we complete? Tanong ko. Yes, love. Sagot ni Drake. Okay, so, let's start. Sabi ko. Hello everyone, ngayon ay magse-celebrate tayo dahil nakapasa kami, at gagraduate na next month. Masiglang anunsyo ko, nagpalakpakan naman sila. Congratulations sa inyo anak, masayang sabi nila Mom and Dad. Ganun din ang sinabi ng iba. Cheers dahil nakapasa tayo, sabi ni Miko. Cheers, tugon naming lahat. Kumain kami at nagkwentuhan tungkol sa nangyari habang kami ay nasa aming gawain, pagiging guro ng mag-aaral at sa aming mga relasyon. Nagkaraoke naman sila Monica. Napagod agad ako kaya hindi na ako sumali sa kanila, umupo na lang ako sa gilid. Pagod ka na ba, love? Tanong ni Drake. Tumango naman ako. Taas na tayo, tanong niya. No, hindi pwede, ako yung nag-invite kina Mommy eh. Dapat hanggang sa makauwi sila nandito ako, sabi ko sa kanya. But you're already tired, sabi ni Drake. Pero mas pagod si Drake kaya siya na lang paakyatin mo, nakasimangot kong reklamo sa kanya. Kaya tumawa na lang siya. Pilit akong tumatanggi sa kanya, pero todo pilit siya na umakyat na daw kami sa taas kaya sinunod ko na lang. Ayoko na makipagtalo pa. Nang makaakyat kami ay humiga na ako pero wala pang ilang minuto ay dinalaw na ako ng antok. Lumipas ang mga linggo, mabilis na akong mapagod. Hindi ko alam kung bakit. Every time I woke up in the morning, bumabaliktad ang sikmura ko. Nag-aalala na nga sina Drake, pero sabi ko ay okay lang ako, medyo nahihilo lang. Pero araw-araw na siyang nangyayari, kaya nagpa-check up na ako.
Akala ko ipapakonfine ako, pero dinala ako ng nurse sa OB-GYN. I suddenly get confused. Ba't ako dadalhin doon eh hindi naman ako buntis. But the doctor did some test, and pinagamit niya ako ng pregnancy test. She congratulates me because I'm 2 weeks pregnant. Naiiyak akong umuwi. Ako ay magiging isang ina. Nang makauwi na ako ay nag-aalalang lumapit sa akin si Drake. What's wrong, love? Nag-aalalang tanong ni Drake. I'm pregnant, Drake, sabi ko. You're what? Tanong niya ulit. I'm pregnant. We're gonna be a parent na. Naiiyak na sabi ko. We're gonna be a parent. We're gonna be a parent. I'm going to be a dad. Yes. Napatalo na siya dahil sa tuwa. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Thank you for this wonderful gift, love. Sabi niya sabay halik sa noo ko, bago lumuhod at humarap sa tummy ko. Hey, little Delgado, don't make our mommy suffer ha. Pili niya sa anak namin na akala mo naman ay maririnig ng bata. Pagod ka ba, love? Tanong niya nang makita niya akong humikab. Tumango naman ako, pero ilang saglit lang, ay binuhat niya na akong ng pa-bridal style. Kaya ko naman maglakad, Drake. Reklamo ko hindi naman siya nakinig at patuloy lang sa pag-akyat. Nang makapasok na kami sa kwarto ay nakatulog agad ako. I'm happy that me and Drake were gonna be a parent now. Hindi na ako natatakot magkarga ng baby sa tummy ko habang nag-aaral. Parang nanalo ako sa loto. Ipinapangako ko sa iyo, Little Delgado, na mamahalin kita, tulad ng pagmamahal sa akin ng daddy mo, at kung paano ko kamahal ang daddy mo. In short, mamahalin kita ng sobra. You're the greatest gift I've ever received, my baby. I'm so nervous. Hindi pa rin ako makapaniwalang gagraduate na ako. My baby was always behave, nakikinig yata siya sa mga bili ng daddy niya araw-araw. Katabi ko si Monica ngayon. She's holding my hand and my small baby bump. Noong pasurpresang sinabi namin sa kanila na buntis ako, sila Mami, Mami Leonora, and Monica. Sila yung mas malakas umiyak. They're so happy dahil ilang taon na daw nilang hinihintay na magkaroon kami ng anak ni Drake. Graduating as cum laude, from Bachelor of Elementary Education major in Mathematics. Who always get herself on top and always participating to all our school events, and always won the first placer, Erica Jane M. Delgado. Announced ng MC. I feel like I'm going to cry in any moment. Pero hindi na yun natuloy dahil nagawa ng paraan sila Mami para hindi ako maiyak. Drico was so stupid with his look, nagkukunwari siyang unggoy na may hawak na saging, pero ang totoo ay hawak niya ang kamay ni Miko. Umakyat na ako at tinanggap ang diploma ko. Graduate na ako. Pagkababa ko ay sinalubong agad ako ng yakap ni Drake. Congratulations, love. You did great, puri niya sa akin. Napangiti na lang ako at biglang tumulo ang luha ko. I'm so happy knowing that there's a person who appreciates what I did. Niyakap ako nila Mami at kinongratulate. Nagsagawa kami ng isang maliit na salo-salo para sa aming graduation. Hindi na ako nakatagal sa celebration dahil dinalaw na ako ng antok. Kaya nagpahinga na lang kami ni Drake. Drico, yung suman ko ha. Dapat may kasamang bagoong tapos may ketchup. Paalala ko kay Drico. Drico and Drake helping each other to cook what I wanted to eat. Kasama din nila yung Mika sa university. She's a cook and assistant chef ni Drico sa restaurant namin. Para silang wonder pets. Drake, sayawin mo nga yung ano yung palakang alien na sumasayaw. Request ko kay Drake na nakaupo sa dulo ng higaan. No, I don't want to dance that, pagtanggi niya. But that was cool. Maganda din ang choreography, sabi ko. Umiling naman siya. Nakailang sabi na ako sa kanya, pero ayaw niya pa rin. Baby, daddy doesn't love us anymore, naiyak at nasinok kong sabi-sabay haplos sa aking tiyan. Gulat na tumingin naman si Drake sa amin at bumuntong hininga. Fine, sabi nito na tila ay napipilitan lang dahil naiyak ako. No, wag na lang pala. Masungit na sabi ko. If he doesn't want to do that then don't. Hindi na niya kami makikita ni baby. Aalis na ako dito, magpapakalayo na ako, at sisiguraduhin kung hindi niya ako kami mahahanap. Kaya naman ay kinuha ko ang mga maleta ko, at inimpake na lahat ng gamit ko, iiwan ko na lang dito ang mga pinamili nila Drake para kina Addison at Aiden. Bibili na lang ako sa mall ng damit ng mga baby ko. Hey, what are you doing? Where are you going, ha? Tanong ni Drake. Lumingon naman ako sa kanya na magkasalubong ang kilay ko na sinok-sinok pa. I'm going to leave this house.
You don't love me anymore because we're going to have twins, and, mataban na ako. Iyak na ani ko. Tapos, baka kausap mo na naman si Rizana para magplano kayo kung paano mo ako hihiwalayan. Nagre-request lang naman ako tapos palagi mo na lang hindi ginagawa. I hate you, Drake. Sigaw ko sa kanya at pinagpatuloy na lang ang pag-iimpake ko ng mga gamit. Anong plano namin ni Rizana? She talked to me because she wanted to ask if she can invite you on her wedding. Alam mo iyan, di ba? Tanong niya naman. Naalala ko naman iyon, gusto niya ako gawing bridesmaid sa kasal niya next year. Kaya ako tumanggi ngayon kasi hindi ko pa kabisado, tsaka pinabili mo ako ng durian sa Davao kaninang madaling araw, kakauwi ko pa lang ngayon, paliwanag niya. Ay, oo nga, pinabili ko siya ng durian sa Davao at kakauwi niya pa lang, nakakapagod kaya yun. Tumigil ako sa pag-aayos ng mga gamit ko. I feel so guilty right now. Lumapit naman ako sa kanya at umupo sa hita niya. Pagod ka ba, love? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya kaya niyakap ko ito. Aw, kawawa naman si Daddy Drake, sabi ko. Drico, nasaan si Drake? Tanong ko kay Drico na nagluluto sa kitchen ng restaurant namin. Hindi ko alam, ate. Baka nasa counter, sabi nito. Tumango naman ako. Pumunta ako sa counter, at nakita ko nga doon si Drake. Hi, love, bati ko sa kanya. Hello, bati din ito habang busy kakatingin sa monitor. I did something fun, sabi ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at kumunot ang noo niya. What did you do? Tanong nito na may bahid ng pag-aalala ang tono. I put ketchup and mustard on your socks. Pulong ko sa kanya sabay tawa. What? Gulat na tanong niya. Ayoko nang paulit-ulit, Drake, sabi ko sa kanya. He grabbed his phone and called someone. I think, ayan yung hired niyang maid namin. Hello? Yes. Find my socks yung pinaglaruan ng mam mo? Oo, linisin mo na din lahat ng kalat dyan. Sige, thank you. Oo, maya-maya. Rinig kong sabi ni Drake habang kausap yung maid namin. Tumingin naman siya sa akin na parabang tinitiis na lang ang inis na nararamdaman niya. Tinawag niya ang ibang staff na sila muna ang gumawa dito dahil uuwi na daw kami. Pero kakapunta ko pa lang dito. Drake, tawag ko. Sabi niya sabay lingon sa akin kaya tumawa ako. My water broke, natawa kong sabi sa kanya. Your water broke? Ulit niya, tumango naman ako ilang minuto bago maproseso sa utak niya ang sinabi ko. Your water broke? Gosh, Draco. Hindi na mapakali si Drake, agad naman pumasok sa kwarto namin si Draco. What, kuya? Tanong niya. Get the baby's things, we need to go to hospital because Erica is going to give birth to our twins, mahinahong utos ni Drake sa kapatid. Tumango naman ito, at kinuha na ang mga gamit. Pagkatapos ay bumaba na kami. Nilagay ni Drico yung mga gamit sa trunk ng kotse. When we arrived at hospital, inasikaso na ako ng nurse. Ayokong mag-isa dito, natatakot ako. Nandito pa rin si Drake sa loob ng kwarto. Ising pa siya. Sa tuwing nasasaktan ako ng sobra, lagi niyang hawak ang kamay ko, at may sinasabi na nakakapag-parelax ulit. Lumipas ang isang oras at sinabi ng nurse na dadalhin na daw ako sa OR. Okay, Mrs. Bibilang ako ng 10, then iiri ka ha, bilin ng doktor. Kaya tumango na lang ako. Nandito si Drake sa tabi ko, hawak yung kamay ko, at yung isa niyang kamay na may hawak na kamera. Okay, push, sabi ng doktor kaya umiri ako. Ilang beses naming ginawa yun hanggang sa una kong marinig ang sigaw ng baby Aiden ko. At ang sumunod ay ang baby Addison ko. They're so cute. Pinigay sila sa akin ng nurse. Umiyak sina Aiden at Addison pero bigla silang huminto ng tuluyan ko na silang hinaplos. They look more handsome and beautiful pag malapitan. The next day, umuwi na kami. Hindi ako pinapakilos ni Drake, si Aya Marie daw muna mag-aalaga sa kambal pag aalis daw siya. Ang ginawa ko lang sa buong buwan ay kumain lang ng almusal, lunch, hapunan, maligo, matulog kasama ang aking mga sanggol. Ang pagkakaroon ng mga ito ang pinakamalaking regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. It's funny that the serious and cold professor was my clingy husband, right? All of the students in the university was not sure if Drake has a girlfriend or wife because of his personality, pero pag nakilala mo na siya ng buong buo doon mo makikita na mabait siya. My clingy husband, and my twins' father. I'm so proud that I have them and will be with me until my last breath. My story is now signing off. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Erica at Daylan Drake.
Ang mabuting communication ay ang pangunahing sangkap sa isang matagumpay na relasyon, kung wala ito ay hindi umuunlad ang pag-ibig. Nawawala ang tiwala at respeto. At lagi po nating tandaan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat. Oh, my God.